Every time na umuwi ako sa Pampanga, nakaka-receive ako ng nakakadinig ako ng mga istorya doon na tungkol sa mga ako sa akin kino-consider ko na theoretical teaching, in the sense na obvious naman yung ano, obvious naman yung binabasa, pero iba yung pagkakaintindi. For example, yung una kong narinig doon, pinagdududahan yung kaligtasan ni Adam, kasi si Adam daw ay hindi na mention doon sa ano, sa Hebrews Hall of Faith. So na-mention lang si Abel, pero si Adam hindi na-mention. So kaya ang sabi nila doubt, o yun ang pagkakasabi sa akin ni ano, ni kapatid na Peter. So ang pinuro, ang narinig lang turo, yun nga, si ano daw, si Adam ay hindi ligtas. Pero ang pinagtataka ko kasi, pagka binasa natin yung ano, yung dito pa yata siya nakuha. Okay. Pagka binasa natin yung account dun sa ano, sa Genesis 1:1, kung paano sila sinutan ng damit ng ano, ating Panginoon, masyadong maikli yung istorya. So pwede tayong, kung i-expand natin yung istorya, parang nag-invento tayo. Pero hindi tayo nag-invento, kasi unang-una involved dun sa ano, sa pagpapatawad kay kina Adam at Eve, yung pagsuot sa kanila nung ano, nung balap, nung damit na galing sa ano, damit na galing dun sa lamb na isinacrifice ang buhay nila para sa isinacrifice yung buhay niya para yung balat niya magamit nung dalawang nagkasala. Kasi nga open na yung mind nila na sila ay hubad. Ngayon, ang hindi natin nakikita sa ano, sa istorya ito ng ano, ng sa napakaikling istoryang ito na binigay sa atin ng Biblia ng Panginoon. Una-una, dapat natin malaman na ang Panginoon mismo yung gumawa nung pagpatay doon sa ano, sa lamb. So wala pang high priest noon. So ang high priest ay ating Ama sa Langit. Siya ay nag-perform ng high priest. Ngayon, hindi ang alam ko kung bakit hindi ma-gets ng mga tao na high priest yung Father ay kasi ang high priest ay tagapamagitan doon sa Diyos sa langit. So paano siya magiging tagapamagitan sa sarili niya? Kung iyon ang ating iniisip, no, na yun ang function ng Holy Spirit, ng ano, ng Holy Spirit, ng Father Bill, ng High Priest pala. Pero ito ang tandaan natin, ang High Priest siya yung gumagawa nung kasagutan para sa kasalanan. Siya yung ano, siya yung nagpe-perform nung pagbibigay ng ano, yung pag siya'y nag to put it simply, siya'y nagbibigay ng utos para ang buhay, yung ang buhay ng anak ay inutusan niya yung anak na ibigay niya ang buhay niya para doon sa kanyang creation. So si Adam at si Eva nagkasala. So ang ama tulad nung sa creation time, siya rin yung ano, siya rin yung nag
kumuha ng ano, gumawa ng paraan upang itong si Adan, si Eva ay mapawala ng ano, mapawala ng kasalanan. Siest sprawa. So si ano, si Adan at si Eva, si Adan at si Eva, sigurado ako na ligtas sila kasi ang Panginoon mismo yung gumawa nung yung nag-perform nung ano, nung sacrificial killing nung lamb. At alam ko rin na ang Panginoon, ang Father ay sinasabi sa kanila step by step kung bakit niya ginagawa yung pagsisacrifice nung lamb ng kanyang buhay para madamitan yung dalawa. Kasi ang mga Christian mahilig mag-witness, di ba? Nagpapatotoo na sinishare na nila yung kanilang pananampalataya. Pero actually, ang sinishare nila ay yung kaparaanan ng kaligtasan na binibigay ng Diyos. Ngayon, eto ngayon yung Diyos Ama na mismong kausap niya si Adam and Eve at siya ay nagpapatotoo. Ngayon, kung ako, halimbawa, meron nagpatuto sa akin na tao, pwedeng maniwala ko, pwedeng hindi ako maniwala. Kasi tao lang yung kausap ko. I-explain ng tao kung paano ako nag-disobey sa ano, sa Panginoon, paano ako nagkasala, at sasabihin din sa akin ng tao ang kaparaanan na binigay ng Diyos upang mapatawad ako sa aking kasalanan. Pero sa case ni Adam and Eve, ang kausap nila mismo ay yung kanilang ginawa ng kasalanan, yung kanilang dinisobey. Ito yung tinatawag natin na yung anak, kinakausap mismo ng magulang at ina-explain sa kanya kung ano yung kasalanan niya. Okay? So, ganun din, ang Father ay ina-explain din sa kanila yung kahalagahan nung ginagawa niyang pag-sacrifice ng lamb. Without the shedding of the blood, walang kaligtasan. Maaring sinasabi ng ating Panginoon doon sa dalawa, kay Adan at kay Eva, na yung ginagawa niya sa lamb, yun din ang kanyang gagawin sa kanyang anak, na isasakripisyo nito ang kanyang buhay upang bigyan ng kaligtasan ang mga tao. Kaya yung kaligtasan nung time ni Adam at yung kaligtasan nung time natin ay pareho lang. Walang pinag-iba. Merong namatay para sa atin. Ganon din yung kaligtasan ibinigay ng Panginoon doon sa mga Hudyo sa Passover. May namatay na lamb at ito ang larawan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung sasampalataya nila, ligtas sila. Kung hindi sila ligtas. So si Adan, 100% ako, sigurado na ako na ligtas siya dahil dito sa ano. Dahil sa isang simpleng dahilan lang, ang Diyos mismo ang kausap nila at ang Diyos ay mahuhusay mag-explain. At huwag din natin kakalimutan na si Adam at si Eve ay para mga bata yan. Wala silang kalang kaalam-alam. Yung utos ng Diyos sa kanila na huwag silang kakain ng buong pagkain, hindi nila susuwayin yun. Sapagkat sila, pagmulat ng mata nila, nakita nila yung Diyos, alam nila na ito ang kanilang nanay, kanilang tatay, at susundin nila ang Diyos kahit anong iutos nito. Kaya kinakailangan pang silang turuan ni Satanas na magkasala. Kasi ang Diyos ay hindi niya tuturuan ng tao na magkasala. God does not tempt any man, and God also can never be tempted. So, kaya yung aral na to, hindi ko alam kung bakit hindi sinagot, ano? Pero tandaan natin, no? Related ito dun sa, ano, sa commandment. May inutos sa kanilang Panginoon at ang utos na yun ng Panginoon ay binigay kina Adam and Eve nung time na payapa, na very good yung creation. Binigay yun ng Diyos sa kanila upang maibuhay nilang maayos yung buhay na binigay sa kanila ng Panginoon. Pero nung nagkasala sila, in-upgrade itong law na to. Bakit in-upgrade ang law? Bakit in-upgrade ang law?
Kasi si sa unang law, yung sa huwag kakain, parang review, yung utos na huwag silang kakain ng pagkain, ang sinasabi ng Panginoon sa kanila ganito, ako ang inyong Diyos, sa akin lang manggagaling ang pagkain, huwag kayong kakain sa ibang pagkain, huwag kayong kakain ng mga pagkain na ibibigay sa iyo ng hindi Diyos. Yung mga kalaban ng Diyos, yung mga nagpapanggap na Diyos, mga idols. So, wag natin susundin. Yun ang utos ng Diyos. At yun ay sinuway ni Adam and Eve. Yung ikalawang narinig ko na no, na medyo sa akin pa rin no, heretical na teaching, yung ano yung sa hyper grace, yung hindi pag-ingi ng tao pag nagkasala, malaking ano rin to, malaking issue kasi ang iniisip, ang aral pala ganito no, hindi na natin kung tayo ay ligtas na, hindi na natin kinakailang mag-confess pa kapag tayo nagkakasala kasi pinatawad na ng Diyos yung lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. So useless na ano na i-confess pa ito sapagkat maayos na yung body-body na tayo sa ano sa Panginoon. Kaya lang, meron tayong nakalimutan. Actually hindi nakalimutan. Meron tayong kinaligtaan. Ito yung Ten Commandments. Sa Ten Commandments, basically yung Ten Commandments, specifically yung commandment number 5, kasi sabi ng ganito no, honor your father and mother so that you may live long in this land, ano? Ang interpretasyon ng mga tao dito kasi nga, nabaliktad na yung Ten Commandments sa halip na ang sambay ng Diyos ang sinasamba ay pera. Ang aral na to ay naging, ang application ng aral ng commandment na ito ay ganito. Bigyan mo ng pera yung nanay at tatay mo, huwag mo silang pabayaan, supportahan mo sila. Ngayon kung ito yung ano, ang ibig sabihin ng ano, ng utos na to, paano hahaba ang buhay ng isang bata kung siya magbibigay ng pera sa ano sa kanyang magulang? Ay iwas ba sa sakuna o naman? Magiging maswerte ba siya? Hindi siya mamalasin. Kung ang standard ng ano ng Diyos ay pera, totoo to. Bibigay ka ng pera kasi yung standard ng pera, kaya aalagaan ka ng Diyos. Pero hindi yan eh. Iba ang turo ng ano ng obedience pagdating dun sa fifth commandment. Ang sa fifth commandment, kaya ka magkakaroon ng buhay kapag kasinunod mo yung, o hahabang buhay mo kapag kasinunod mo ang utos ng nanay at tatay mo. Kasi ganito, ang nanay at tatay mo, meron na silang natutunan tungkol sa kautusan ng Panginoon. Yung first commandment, natupad dito sa kanila kasi nangako ang Diyos na sila ay liligtas at ginawa nga ito ng Panginoon ang kanyang ipinadala, ang kanyang bugtong na anak. Tapos yung sa commandment number 2, ang sabi ng Panginoon doon, kung mahal niyo ako, ingatan niyo ang aking mga utos. So itong mga magulang natin, hindi nila tinapon yung Ten Commandments, kundi sinusunod nila ito. Ito yung binubuhay nila ngayon. Paano nila binubuhay? Meron, sinusunod nila yung Third Commandment. At sa Third Commandment, ang sabi nyo ganito, you shall not carry the name of the Lord your God in vain. So ang mga magulang natin, hawak nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, at ito ay iningatan nila, hindi nila ito niyurakan. Sinunod nila yung gusto ng Panginoon sa Ten Commandments. And then sa commandment number 4, ang sabi ng Panginoon doon, mag-day off kayo, mag-work lang kayo ng 6 days, pero 7 days, mag-day off kayo, huwag kayong papasok. Mag-enjoy kayo ng inyong mga anak, huwag sila magtatrabaho, mag-enjoy kayo ng inyong mga hayop, huwag sila magtatrabaho. Mag-enjoy kayo ng inyong mga business partner, huwag kayong magtatrabaho. Yun ang sabi ng Panginoon, so mag-day off. Pero dahil ang mga tao nga ang sinasamba ay salapi, inalis yung day off. Kaya inalis ang day off para makapagtrabaho ng 7 beses ang linggo. Wala ng day off kasi nga ang mahalaga ngayon ay ang pera. Ang standard ay pera. Pero yung bagay na iyan ano,
yung pagsunod ng ano ng ating Panginoon, ng ating mga magulang sa Ten Commandments. Hindi ito yung pagsunod para sila maligtas. Ang magulang natin, kaya nila sinusunod ang Ten Commandments kasi tayong mga anak, hindi pa natin kilala ang Panginoon. Hindi pa natin alam kung paano ang pananampalataya at makikita natin ang pananampalataya sa mga magulang natin dun sa kanilang pagsunod sa Ten Commandments. Kaya mahalaga yung Ten Commandments na ituro sa isang pamilya. Hindi para ma-maintain ang kaligtasan, kundi maging witness para ang mga anak na hindi nakakilala sa Diyos ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, yung ikatlong maling aral na ano na narinig ko ay yung pagdududa sa kaligtasan ni Noah. Na si Noah daw, kaya lang naligtas ay dahil sumunod sa Diyos. Kung hindi siya sumunod sa Diyos, hindi siya maliligtas. Pero sa unang bahagi pa lang ng buhay ni Noah, sinabi na doon ng Panginoon na masama ang lahat ng tao, liban kay Noah. Si Noah lang ang sumusunod sa Diyos. Ngayon, ano ang sinusunod ni Noah sa Diyos? Ang sinusunod ni Noah sa Diyos ay yung mga aral na nakuha niya doon at tinuro sa kanila ni Adan, ni Seth, at yung mga lahat na godly line ng Panginoon, yung mga anak ng Diyos. Kung ano yung tinuro nila, no, sinulat niya yun sa Biblia at pasa-pasa sila, nahawakan ni Noah ang Bible, ang Old Testament, at yun ang kanyang sinusunod, yung Book of Genesis. So yun ang kanyang sinusunod, yung aklat na sinulat ni Adam. So kaya nakita ng Diyos ngayon si Noah, dahil sa kanyang ginawa, meron siyang kaligtasan. Nagkaroon na ng point sa kanyang buhay na siya ay mamimili kung sasamba sa Diyos hindi, at pinilit niya yung pagsamba. Kaya nga doon sa account ni Noah, makikita ninyo na nag-uusap sila ng Diyos na parang magkaibigan, parang magkaharap. Kung si Noah ay hindi ligtas, hindi gagawin ng Diyos yun sa kanya. Isa pa, no? Dahil si Noah ay ligtas, kay gawin niya o hindi yung ark, at pag hindi niya ginawa yung ark at nalunod siya, siya ay ligtas. Pupunta siya sa langit. Ang problema, yung kanyang mga anak. Hindi makakapunta sa langit kanyang mga anak, kasi nga makikita ng mga anak na yung pananampalataya ni Noah sa Diyos ay kulang. Walang pagsunod. At hindi rin, dahil nakita lang ang tatay nila, hindi susunod. Sakali gayong mangyayari, makita nila yun, hindi lang, ang isipin lang ang tatay nila, yung relihiyon ng tatay nila ay hindi totoo. Kaya yung mga nagtuturo, yung sa hyper grace, nagtuturo na hindi mo na kinakailangang mag-confess ng kasalanan, ito yun. Pag hindi ka nagko-confess ng kasalanan, hindi mo sinusunod yung fifth commandment. Hindi mo inaaralan yung iyong mga anak ng tamang aral, at ang makukuha nila ay mali. At pag sila ay namatay, tulad ni Noah, sakaling hindi siya gumawa ng ark, yung kanyang mga anak ay mga kasamang mamamatay ng mga tao, at sila ay mapupunta sa impyerno. So yun yun. So wag natin pagdudahan yung yung sa life ni Noah. Kapag ito yung doktrina na tinuturo natin sa iglesia, may warning sa atin ng Panginoon din. Sabi niya, sa sinumang magtuturo ng mali, mabuti pang itali ang inyong leeg at itapon kayo sa dagat. Ito yung mga sinabi niya sa mga tao na magtuturo ng mali doon sa kanyang mga anak, sa mga baby niyang madaling mautoy, madaling madala ng maling aral. Protektado rin yung mga yan kahit hindi sila marunong. So, pag kaya napahamak, mas matindi yung ibibigay na parusa ng Diyos doon sa mga nagturo ng mali. Pagdating sa kaligtasan, very specific ang Panginoon dyan. Eksperto ang mga brethren. Pero pagdating sa pagsunod, zero. Pero kung sakaling tinuturo yung pagsunod, walang mga maling aral na makakapasok.
ito yung sinasabi sa ano sa Hebrew 6. Yung mga basic na ano na aral, okay yan, pero huwag kayong magbababa diyan. Ang sabi ng Panginoon, bitawan yan at tumuloy na kayo doon sa ano, sa mas mataas na na pagkakaalam, sa higher ano, yung higher yung advanced teaching, pumunta tayo doon. At ano yung advanced teaching? Ito yung obedience. Lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga tao na naligtas, sila ay naligtas for one purpose, yung sumunod. At ang purpose ng pagsunod sa Diyos, sa utos niya, ay hindi yung para ma-maintain ang kaligtasan, kundi para yung mga hindi ligtas ay maligtas doon sa nakikita ng pagsunod na ginagawa ng mga naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, maraming mga ano yan, argument kung bakit ayaw sundin ng utos, kasi sasabihin na, hindi, kung ganyan ang aral, edi sundin ninyo yung ano, yung 913 pa na commandments sa Old Testament, no? Pero sasabi ko, bakit 10 commandments lang? Bakit dapat ano, lahat? Kasi sinabi ni ano ni Paul, di ba? You have to obey one or none at all. Kasi if you break one, you break all. Pero tinutukoy niya rito yung ano, is the 10 commandments. At sa ngayon kasi, at yung sa yung other 900 commandments, ano, yun ay dependent sa ano, sa temple. Kung ang temple ay existing. So pag hindi existing ang temple, hindi inuubra. At karamihan sa mga aral doon ay yung mga day-to-day na ano, day-to-day na pagkilos ng mga tao sa hygiene, sa pagkain. Pero hindi doon, hindi nangangahulugan ang pagma-break mo yung law na yon, ikaw ay pupunta sa impyerno. Gusto kong i-clarify ito, no? Sa Ten Commandments, isang kasalanan lang na pag iyong ginawa, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Yung iba, hindi ka mapupunta sa impyerno. Ano yung kasalanan na magbubulit sa tao sa impyerno? Ito yung pag-reject sa Diyos. So once na ni-reject mo ang Diyos, i-re-reject ka niya rin. Makikita natin ito dun sa, ano, sa parable of the fisherman. Makikita natin sa story na itong isang fisherman, meron siyang fishing net at inihahasik niya yun sa, ano, sa tubig. So lahat na kanyang, ibig sabihin nito, yung invitation ng Diyos sa kaligtasan ay ibinibigay niya sa lahat. Okay? Lahat nilalambat. Wala siyang pinipili. So, mali yung mga Calvinists dito, no? Sabi nila, kahit na gusto mong maligtas, kung hindi ka kasama sa pinili, hindi ka maliligtas. So, kahit na salbahe ka, pag ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay maliligtas. So, medyo malabo yun kasi na kinokontradict nito yung mga verses ng Bible, halimbawa na he is not willing that any should perish but that all should come to repentance. Kaya yung all, nilalagyan nila ng palipahing yan, sinasabi niya all chosen lang daw. Hay. So tingnan natin ang nangyari dun sa fisherman. So yung fisherman ngayon, maghasik siya ng kanyang net at makakakuha siya ng isda. Pagkatapos siya makuha ng isda, uupo siya ngayon. Pag-upo niya, iisa-isahin niya yung mga isda. Yung mga a-accept sa kanya ay pipiliin niya, pero yung magre-reject sa kanya ay tatapon niya. So, wala dun sa ano yun. Wala yun sa ano. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos kung pipiliin natin siya o kakalabanin natin siya. So, ang kaparaanan ng Diyos na ginamit niya kung lalaban tayo sa Diyos ay yung kanyang kautusan. Sa pamamagitan ng utos, doon yung malalaman kung sino sa kanya. At ang mahalaga sa kanya ay yung commandment number 1 and 2, no? Commandment number 1, nangako siya na tayo ililigtas. At commandment number 2, para patunayan natin na mahal na natin yung Diyos, susundin natin yung kanyang, ano, yung kanyang mga utos. Patunay na tayo ligtas, hindi patunay na tayo ay ililigtas. Kundi kaya natin, kaya tayo sumusunod, ay kaya natin iligtas. Ikalawa sa ano, sa mga protesta nila, no, kung bakit ayaw nilang sumunod sa Diyos kasi sa utos, kasi mahirap daw itong sundin. Pero si Paul mismo matindi yung kanyang ano, yung kanyang sinabi sa Biblia, no, that they who are in the flesh cannot please God,
because they are an enmity against God. Tingnan natin yun sa ano. Tingnan natin yung verse na yun, ano? So, ano yung nahanap nating verse? They that are in the flesh cannot please God. They that are in the flesh cannot please God. So, yun ay nasa Romans 8:8. So, ang Romans 8:8, ganito ang sinasabi doon. They that are in the flesh cannot please God. Pero bago pa man yan, meron itong sinabi sa ano, verse 1, therefore, now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the Spirit. So, dalawang klase lang, flesh at saka yung Spirit. Yung ligtas, yung mga no condemnation, ito yung may spirit ng Panginoong Hesus. Kung wala kang espiritu, hindi ka kanya. Ngayon, yung sinasabi rito, for the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So again, makikita natin yung napag si Paul nagturo tungkol sa law, liwanagin natin kung anong law ang tinutukoy niya kasi meron yung sinasabing law of the spirit of life in Christ Jesus. And then, meron tinag siyang law of sin and death. So, yung law of sin and death, ito yung kalaban ng law of Spirit of Christ. Ano ba yung law of sin and death? Ano ba yung law of sin? Pag nagkasala ka, death. Yun lang yun. So, ano pa ba sinabi? For what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. Okay? So, yung law ng Panginoon, anong law yun? Ito yan, yung law of sin and death. Mahina siya. Kaya nagkakasala ang tao kasi dahil sa flesh. And then, para tayo ma-save sa flesh, pinadala yung anak ng Diyos. Okay, that the righteousness of the law, so ito, law of righteousness, ano? Might be fulfilled in us who walk after the flesh, but after, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ito yung sa verse 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Then, for to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Now, yung hindi Kristiyano, carnal, okay? Yung Kristiyano ay spiritual. Ang problema, meron tayong turo na kahit na dahil ikaw Kristiyano ka na, magiging karnal ka pa rin. Of course, alam niyo kung bakit naging kagiging karnal lang ano, ang isang Kristiyan? Kasi hindi tinuro sa isang Kristiyan kung ano nangyayari sa kanya kapag siya ay naligtas na. Tinuturo, ang main teaching ay ganito, pagka Kristiyan ka na, dapat magpe-pray ka, dapat mag-aaral ka, dapat ipapractice mo kasi pag hindi mo ginawa, magkakasala ka. Pero ang sabi naman ng ito, nitong verse na binabasa natin, no? Ang nagkakasala lang ay yung carnal ang mind. At ang carnal ang mind ay hindi spiritual. Ibig sabihin, wala talaga sa kanya espiritu ng Diyos. Kasi yung mga nasa espiritu, hindi yan nagkakasala. So then, they that are in the flesh cannot please God, but ye are not in the flesh, but in the spirit. Ito yung sinasabi ng Biblia, nasa espiritu ka na. If so that the Spirit of God dwell in you, now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kuha natin? So, kapag ka Christian ka, nasa yung Holy Spirit, kapag ka nasa yung Holy Spirit, ligtas ka na. So, hindi ka dapat nagkakasala. Ngayon, bakit nagkakasala yung isang Kristiyano? Kasi nga, yung bagay yung dapat niyang sundin, hindi tinuro sa kanya. Kasi, pagkatapos mong maligtas, ang ginawa ng Diyos, yung kanyang Ten Commandments ay sinulat niya sa inyong puso. Pinalitan niya yung puso mo ng yung bato, yung matigas yung ulo, yung ayos sumunod. Pinalitan niya yan ng pusong malambot. At yung puso na yan,
ay diyan niya sinulat yung kanyang Holy Spirit. Pagkatapos, binigyan niya tayo ng Espiritu para maibuhay natin yung utos na yan. At hindi lang yun ang ginawa ng Diyos, binigay pa niya sa atin yung Holy Spirit na itong Holy Spirit niya na magtutulak sa atin para sundin natin yung ano, yung utos ng Diyos, yung Ten Commandments. So, pag sinasabi natin na mahirap sundin ng ano, ang utos ng Diyos, kasi nga hindi natin alam yung bagay na ito. Natatanda natin, no? Old Testament kasi yan. Sa New Testament, ano sabi doon? Bibigyan tayo ng Diyos ng buhay, no? Babaguhin tayo. Pagkatapos, yung buhay natin, ibabaligtarin niya yung dating matigas ang ulo natin, bigyan ng lalambot. Bibigyan tayo ng Espiritu, bubuhay niya tayo. Pagkatapos, titira si Kristo sa atin, katulad nung pag sulat ng Diyos sa puso natin ng kanyang Ten Commandments. Titira ang Panginoong Hesus sa atin at pagkatapos, sabi ng Panginoon, papanalangin niya sa Ama na ibigay sa atin ang Holy Spirit at ang Holy Spirit ay ipapaalala yung lahat na bagay na tinuro sa atin ni Kristo. And then, papasok ngayon isang pasto sa sabihin, ay, mahina tayo, tao lang tayo, kaya kahit Kristiyano, magkakasala pa rin tayo, boom! Kinontra ngayon yung utos, yung aral ni Kristo na kapag ikaw ay ligtas na at nasa Espiritu, ikaw ay malakas na, hindi ka na makagawa ng kasalanan. Pagkatapos, kung sakali mo makagawa ka ng kasalanan, andun yung 1 John 1:9, may kapatawaran kung ikaw ay hihingi ng tawad. At ang kapatawa at ang paghingi mo ng tawad is not for your sake but for the sake of the people who sees you. Kasi pag nakagawa ka ng mali tapos hindi ka nag-confess, ano mangyayari doon sa mga wini-witnessan mo, maniniwala pa ba sa'yo? Hindi na. So, malaki ang ano? Держитесь правее, затем съедите. Malaki ang effect ng pagturo ng mali doon sa mga anak natin. Ang magsasapir ng matindi doon sa mga maling aral na ipipikapin natin, ituturo natin, ay yung ating mga anak. O kung wala pa tayong anak, yung ating mga magiging anak. So, kung meron man kayong anak ngayon, o yung mga nagtuturo ng ito, yung heretical teaching na ganito, kumusta naman yung, ano, yung pagdisiplina niyo sa inyong mga anak? Nakikinig ba sila sa inyo? Hindi. Kung hindi man sila nakikinig, sinusunod lang nila yung example na nakikita sa inyo. O sinusunod lang nila yung aral na narinig nila sa inyo. Na once naligtas ka na, hindi mo na kinakailang pang mag-confess kung ikaw ay nagkasala. Sa ano, sa mag-asawa, hindi pwede yan. Kapag ka nagkasala ang isa, kinakailang humingi siyang tawad. Kasi pag hindi siya humingi ng tawad, hiwalayan yan. At tandaan natin, ano, yung mga tunay na mananampalataya ng Panginoon, kapag ka sila ay nagkakasala, humingi sila ng tawad sa Diyos. Ang dahilan kasi, ayaw nilang maging malungkot ang Diyos sa kanilang buhay. Gusto nila na ang Panginoon ay satisfied kasi isa sa satisfaction ng Panginoon ay kung hindi mo tatakpan ng iyong kasalanan. Diba? Sa Numbers 32:23, sabi niya doon eh, sorry, nahingi ako ng tawad sa iyo. Ay, hindi siya yung isang nabangga ako yung nasa likod. Okay. Sorry. So, pag hindi ka humingi ng tawad, paano maaayos yung ano yung fellowship na ano na naputol? Sa tingin nyo kaya, kayo bilang mga Kristiyano, pag nagkasala kayo, masaya ba ang inyong ama? O sinasabi sa inyong ama na, okay lang, sagot kita. Okay lang, sagot kita. No problem. Ganun ba? E di ang Diyos ngayon, naging katulad din natin ng pabaya din. O maaring
ang tinuturo na rin natin ay base na rin sa Diyos na ating sinasamba. Siguro ang ating ang alam pagkakaalam natin na ating Diyos ay ganyan. So maikli lang ito kasi I have to prepare na para sa pag-uwi sa probinsya. So kung ano, kung nahila kayo nung ano nung aral na to, nagkaroon kayo ng doubt sa inyong puso, ang tingnan ninyo yung epekto nito sa inyong buhay. Palagay ko nawala yung inyong spirituality diyan, yung inyong pagsunod sa Diyos, yung inyong pagnanais na mabuhay ng tinatanggap kayo ng ano yung buhay nyo na mabangong sa amin sa ating Panginoon. Malabo siguro. So siguro dito na lang muna no, pagkatapos i-elaborate ko na lang siguro ito sa ibang mga araw. So dito na lang, paalam. Hanggang dito na lang, paalam ulit.